What's up mga kagala? Good morning, nandito na naman kami. Ako si Boy Gala at ang aking partner para yatid sa inyo ang isang magandang adventure ngayong araw. So bago natin start ang ating vlog, atin po munang basahin at intindihin ang aking binigay na daily verse. There we go. Yeah. What's up mga kagala? So ngayong araw, nandito kami sa Muruburu Dam. So nakita nyo sa likod, ayun, yan ang Muruburu Dam. At amin itong i-feature ngayong araw sa kasamaang palad mga kagala. Hindi po tayo pwedeng pumasok dyan sa dam itself. Kasi isinara simula nung nag-COVID kasi ginawang daanan ng mga dun sa kabila para makatawid sila, hindi na dumaan sa kalsada. So binawal na ang pagpasok dito hanggang ngayon. So meron kaming ginawa
na paraan para ma-share sa inyo kung gaano kaganda ang Muruburu Dam. So, let's go. So, what's up mga kagala? Nandito na kami. Ginawa namin ang paraan para ma-share sa inyo ang kagandahan ng Muruburu Dam sa pamamagitan nitong Hanging Bridge. So, nakikita nyo, ito yung nagiging daanan ng mga tao dun sa kabila. O kumbaga shortcut, ma-view ba natin ang kagandahan ng ilog. May bibigyan kong info mamaya tungkol sa ilog at sa dam itself. So, let's go mga kagala! Ito na mga kagala, pumasok na ako sa daan. So, ginawa ito para sa tao lamang sa nakita nyo. Kasi, ito, pinasikip nila lang sadya para hindi makapasok yung motor. Kasi ito, still matting lang. So, kapag pinasukan to ng motor, madaling masisira. Diba? So, ayun na yung dam. Ilang partner ko na una na. So, nung last video ko, finiture namin ng partner ko ang Halaor River. Which is a combination ng apat na ilog. Ilog mula sa amin, ilog mula sa San Enrique Cemetery, ilog mula sa Pasi, ilog mula sa Kalinog. So, ayan ka mga guys. Dito, dumidiretso ang tubig mula sa Halaor River. Ito, ang Halaor River. Sa nakikita nyo, sobrang lapad. Kagaya nung last video ko, malapad din yun, di ba? Malapad din yung unang video ko tungkol sa Halaor River. I mean, malapad yung river. So, ayan guys. Medyo rusty na masyado. May kalumaan ng hanging bridge na to. Hindi naman siya gaano hanging bridge na tawag. Stable siya. Stable na stable siya. Tignan niyo naman yung mga, kwa, no? Mga ginamit na materyales. Ang laki. Ang lalaki. Medyo manipis nga lang yung iba. Pero, alam mo naman. Oh, hell no! Umuuga na. Hindi po vandalism to. Kasi, sa alam ko, matagal na tong hanging bridge na to. Sa nakita nyo naman, oh, may mga nawawala ng parts. May mga rusty na parts. So, as I have said kasi, palaging dinadaanan ng tubig. Minsan nga, inaapawan ito ng baha. So, ang resulta, nagiging rusty siya. Ay mga kagala, yan ang Halaor River. Pa-connect doon sa dam. So, ayun yung dam, mga kagala. Ayun ang partner ko. Nauna pa siya sa akin. So, hindi ko kasi alam din to eh. Bago lang ako dito. Bago lang ako nakapunta dito. Stable dyan. Sige, marumpag. So, kahoy lang ginawa nila doon dito sa kabila. Para ito ano. Mapakan. So, ito yung itsura ng dam sa malayo. Susubukan namin kung makakapunta ba kami doon. So, what's up mga kagala? Konting information lang about sa Muruburu Dam. Ang Muruburu Dam ay merong 13 gates which divides the Halaor River. At ang Muruburu Dam ay nagpo-provide sa 11,000 farmers sa buong Dingle, Pototan, Zaraga, Barotac Nuevo at Banate at iba pang lugar na kakonekta ng Halaor River. So ganito importante ang dam. Kaso minsan guys, binabaha kami doon kasi sinasara nila lahat ang dam. So yun na nga guys, Muruburu Dam is established or built last 1955. So, itinayo itong Muruburu Dam kasama itong Hanging Bridge last 1955. So, yan lang ang konting information na maibibigay ko sa inyo mga guys, mga kagala. So, susubukan namin pumunta doon para mabigyan naman kayo ng maganda-gandang footage, no? So sa kasamang palad mga kagala, hindi tayo pwedeng pumasok sa loob.
kasi under construction. Under construction yung apat na gate ng Muruburu Dam. So, hindi kami pwedeng pumasok. Hindi kami pwedeng pumunta doon sa mga sa footwalk at sa gate nila. So, hanggang dito na lang guys. Short vlog. Siguro sa susunod. Mag-vlog muli kami at sisiguraduhin namin makakapasok kami sa Muruburu Dam, sa footwalk nila. Tinatawag nilang footwalk yan eh. Tsaka gate. So, that's it muna mga kagala. That's it for today. Thank you for watching and thank you sa mga nanonood ng first at second vlog ko. Thank you for watching sa vlog ko tungkol sa Lao River. Maraming salamat po sa views. At saka shout out kay Tiny Torres, nagpa-shoutout sa akin kahapon. So, shoutout sa iyo diyan sa mga young people sa Rumagayray at sa FBCSE. God bless sa inyo. So, press the subscribe button, like my video, and press the bell icon to be notified sa mga bagong updates na darating at i-upload ko. So, maraming salamat guys sa pag-suporta at sa pag-views sa panood ng aking vlog. That's it for today. I'm sorry kasi hindi kami makakapasok doon. Hanggang dito lang kami. Stay safe. God bless mga kagala. So, pauwi na kami mga kagala. So, ayun na si Big Ball.